Zombie apocalypse. Isang magandang araw para sa inyong lahat. So, ang topic natin today, ano, is remote equation, pero this time lagyan natin ng fixed support. What if, kung paano kung may overhang, and that prismatic member. So, dito magiging ating condition is, pwedeng magkakaiba-iba ito na ina-apply, pero let's try, ano, paano kung lahat ito ay nagsabay-sabay sa isang element. So, this will be, ano, a generic idea whenever we solve a member using the moment equation kapag mayroong fixed support or pwedeng may overhang or pwedeng non-prismatic members. Okay? So, get ready to be neuralized. Okay, suppose that we have this beam, ano? Given na meron kang overhang dun sa left side or kahit saang side niya, basta may overhang. But in this given, no, we have an overhang on the left side and we have a fixed support at the right side. And I want you to notice also na yung ating mga flexural rigidities is nagbabago. So, possible ito, no? Kasi bakit possible yan? Pwede kasi magkakaiba yung cross-sectional area nung ating members. Let's say sa AB, iba yung area nito sa BC. Pwedeng lumaki ng konti. Tapos, finally, pagdating dito sa CD, lumaki na lumaki. Okay, that is ano, possible, lalo na sa mga structural elements na there's a need for flexural strengthening or minsan nagkakaroon tayo ng structural extension. So, pwedeng maiba yan, depende sa intention ng structural engineer na designer. Okay? Now, notice also na pinag-yield ko yung isang support dito. Okay? The condition is there is a yielding support on B that will go downward by an amount of 0.35 millimeters. So, si B lang yung nag-yield. Okay? Ngayon, given that the flexural rigidity as a constant is 210 gigapascal, for the modulus, and inertia is 1,510 to the 6 millimeters to the fourth. So, we are tasked to find, ano, yung vertical reaction of the supports of the continuous beam shown. Ulitin ko, no, pag sinabi natin continuous beam, it should be at least 2 span, okay? So, 2 or more span ang mangyayari niyan. Okay, so paano natin gagawin, no, yung solution nito? So, if you will notice, kapag may fixed support ka, automatic na extend mo yan. So, as assign as, let's say, D prime, kasi kasunod ng letter D, it's up to you kung anong letter yung gusto mo. Ang intention mo kasi dyan is to make sure that the fixed support side has an infinite property and zero value. So, ano yung infinite property niya? Yung span, you can actually have a longer span. Bakit nag-infinite? Kasi yung stiffness na mismong fixed support is malakas or masyadong mataas. Kasi the proof is, you are not allowed to, what? Have a rotation. Diba? That is the study of having a fixed support, lalo na kapag nag-compute ka ng deflection. So, it is because the stiffness along that side is very high. Kaya we can assign that the length that it can generate is also infinite. Not just to come up with an idea para hindi magkaroon ka ng slope dito sa rotation as or rotation do sa ating fixed support. Kaya that's why whenever we have fixed, so kahit dulo-dulo pa yan, okay, automatic extend mo na. Okay? Yan. Extend mo na agad. A property niyan, okay, kahit hinge or roller, wala namang problema eh. Walang load yan, okay, you will notice that there will be no load on the fixed support. Pangalawa, walang ano, flexural rigidity yan. Kasi ano na siya, inherent na doon sa pagiging fixed. So therefore, you are to consider it just like a dummy beam. Okay, dummy lang siya, D-U-M-M-Y. So, just only to have the condition of three moment equation. By its sense na dapat laging tatlong equation, at tatlong moment I mean, yung na-isolate just to fulfill the requirement. And also, I want you to notice that there is a overhang on the left side. Ang consideration kasi ng moment pag may overhang is to notice any possible bending, no? Kasi pag may overhang ka, let's say ganito, yan.
puputulin ko, let's say ito yung low tip, ano, the potential case of this beam to bend is pa ganito. Okay? Kapag meron ka namang load na pataas, of course, the potential case is just like this. Okay? Yan. So, I want you to notice that when the load is being held up downward, it produces negative bending. Negative bending yan. While this one is positive bending when the load is going up. Ano yung sense nito do sa ating gustong i-consider? Yung bending kasi ang nagpo-produce ng sine. Now, a little bit of review. Before, meron tayong dalawang case na kinukonsider, no? Positive bending and negative bending. Sa interlocking sense, ang pag-usapan natin, kapag negative bending, di ba, ang titingnan natin, or either positive or negative. So, this is for the negative, this is for the positive. Ang titingnan mo yung kanan. Kapag negative bending, di ba, you have to draw a counterclockwise on the right. And kapag positive, you are to draw clockwise on the right. And then, fulfill the remaining concept as a third law of Newton suggests. So, yan yung interlocking moment. So, kapag pinag-add mo, yung dalawang interlocking moment, no, or more, pwedeng more than 2 yan, should be equal to 0. Given there is a moment pa doon sa gitna ng support. So, mag-a-add pa rin na 0 yan. If equilibrium will stand for it. Okay? Ngayon, let's take a look on how does the overhang will bend. So, meaning, if the beam will bend like this, assumption lang naman, but it is evident naman sa overhang is gaganito yan. Okay? Yan ang focus natin. So, meaning, may ikot siya, okay, na negative. Okay? Because of that, the concavity observed on point A is a negative bending. Okay? That's why, kung resultant base ang ating i-consider, drawn in violet, ito yan, you will agree with me, iikot siya ng counterclockwise. Pero, ang kukunin natin yung equilibrium base, siyempre resultant, ay yung kakounter ng resultant is equilibrium. Okay? Kaya, that's why, may interlocking moment tayo sa A na ganito. Which is true. So, therefore, ang treatment natin sa moment natin is a negative due to the bending property. Kasi kahit ilagay mo pa sa kabila yan, let's say, yan, ito yung beam mo, baliktad rin natin. Ganun pa rin naman ang bending yan eh. Okay? Kung ang load dati pababa. So, therefore, negative ba rin ito? So, by the sense of of the resultant, ganito, okay? Ang ikot ang resultant, tapos ito yung equilibrium base. If I were to draw in green. Oh. And then, counter. Oh, di ba parang same lang? Same lang sila nito. Yung ikot nito, at saka ikot niyan. So, regardless kung nasaan nakalocate ang overhang, kung nasa kaliwa man nasa kanan, ang malaga, you have to observe the bending. Look on the bending. Okay? So, it is easy to simulate, ano? You can have your ruler and try to deflect it, no? A bendable ruler, like Orion. Pwede yan. So, therefore, we will calculate moment A as... Okay, you have to take this into consideration. Ito, puputulin natin. Our main objective is tanggalin muna natin ito. Actually, maraming way to use three moment. Pwedeng i-consider yan sa loob ng three moment equation, but hahaba ng haba ng calculation mo kasi mawala yung simply supported. Magkakaroon ng simply supported with an overhang. Pero pwede naman kasing ialis mo muna siya para mamaya ibabalik na lang natin siya sa moment negative. So, either way, pares lang din naman. Allow me to use my chosen solution. I will eliminate that by computing the equivalent resultant load, okay, multiplied by the centroid going to A, which is the resultant load, this is 4, okay, and this is 1 meter. And there should be negative. Bakit negative? The nature of bending as explained earlier. Okay? I'll try to draw in violet para at least hindi siya nag-override. Yan. Para ko itutuloy-tuloy ko siya, sa assumption ko ng kanyang bending is magaganito siya. Okay? Tingnan natin kung baka mali din ako ng assumption. But again, that is an assumption. So, therefore, by this, ano, 4 times 1 as an area and then 1/2 of 1 as a centroid.
So, alam niyo na, moment, ano? So, therefore, we'll have negative 2 kilonewton meter. Ina-assume kasi nung beam na to, kung mapapasin nyo, no, I want you to notice that itong EI na to, is naka-play sa AB. So, ina-assume na rin na yung overhang is also EI kapag hindi sinabi. Kung ano yung katabi nung overhang, siya na rin yung EI nun, unless specified. Parang ganito, kunwari, puputulin ko EI, tapos magsabi dito, bigla nag 1.5 EI, so ano ang gagawin? May imumultiply kang factor. So therefore, ang magiging moment A niyan, assuming this is also 4, and this is also 1 meter, ang moment A mo is magbabago. Magiging negative 4 times 1 times 1 half, okay, times yung EI niya, 1.5 EI, kung ano may EI nibigay sa kanya, divided by yung EI nung katabi niyang span, which is EI. To clarify things, ano, ayan. Tapos itong 1.5 EI, yung mismong binigay na value. Okay? Kung ganyan ang mangyayari. Kung magkaiba ng EI. So, meron kang factor na ma-apply as 1.5. Okay? Kasi siyempre, ang sense is, kapag mas malaki ang inertia mo, or reflection or rigidity mo in the consideration, yung moment natin is tumataas yung resistivity. Siyempre, tumataas yung ano eh, yung flexural rigidity niya. Okay? So, in the general form, mag-a-adjust siya. But again, just apply this one in the equation later. Kung sakaling ganito. But here, ang EI ng overhang is the same as with the EI of AB since hindi in-specify yung EI or reflection rigidity ng overhang. So, parang in-assume na binuo na lang nito. Parang drawn in green. So, parang ito siya. Yan. Oh. Then, I will try to mark to shade in green. Para ito yung kunwari yung beam niya. Yan. Pagka tinignan natin yung cross-section. Tapos, biglang lumaki dito. At, kasi naka 1.5 EI ka. Siyempre, lalaki yung area. Okay? Para ito yung ano niya. Yung length view. Pwedeng lumaki kasi yung ano. Yung cross-sectional area. O, tapos, itong isa, I'll mark in red, nag 2 EI. So, lalaki yan. Yan. Assumption lang yan na pwede kasi malaki area. Or, automatic. Baka iba yung materials. Mas tumatapang yung papuntang ano. Papuntang fixed support kasi pataas sa pataas yung EI. Okay? Ganyan yung representation kung nagbago-bago man yung area. Para nangyari, ito yung cross-sectional area. Para titignan mo dito, ganito lang siya, ito yung cross-sectional area niya. Okay? Pagdating dito sa blue part, lumaki na lumaki. Parang ganito siya. Yan. Tapos pagdating dito sa red mark, lumaki na. Yan, tumayog. Parang ganyan yung kanyang cross-sectional area. Okay? Ngayon, dahil ang binigay naman sa atin is common yung EI, compute-in muna natin para may salpak na lang, no? So, EI, as we discussed before, na i-convert natin into ano, kilonewton tsaka meter. So, that's why we arrive to this conversion. Kasi yung 210, that is gigapascal, so times 1,000 squared. No, unit dimensional analysis na lang ito in converting from giga to kilo kasi giga to mega to kilo while the other one may 1000 to the 4th denominator kasi millimeter to the 4th there is 1000 millimeter in 1 meter so raise of 4 so pagka kinumpit natin yung EI magiging 315,000 kilonewton square meter so alam niyo naman yung unit niya no magka-cancel out yung 1 meter to the 4th kasi 1 meter squared sa baba okay. Tapos, meron tayong sense, no, di ba, may 1.5 EI at saka 2 EI. So, that's why, if you multiply 1.5 by 315,000, you will get this, 472,500. And if you multiply 2 by EI, then you will get 630,000 kilonewton square meter. So, mamaya ito yung gagamitin natin when we apply the formulation. Okay, so ano ba yung gagamitin natin trigonometric equation? Let's take advantage of the general derived equation. I hope you recall this one. Ano? Ito yung pinaka-mother of all equations niya. So, again, moment on the left represented by A. So, multiplied by L sub 1
over EI1, yung mismong inertia and flexural rigidity nung within the span. Tapos, 2 times MB. MB represents the interior support of that chosen span in the analysis. Multiplied by L1 over E sub 1, I sub 1, plus L2 over E2, I sub 2. Yung mga respective flexural rigidity niya, kailangan i-consider mo. So, plus the right side moment, or MC in our representation, in the derived formulation, L2 over E2, I2, and then 6A1 bar A1, L1, E1, I1, and then plus 6A2 bar B2, all over L2, E2, I2, is equal to 6 quantity H1 over L1 plus H over L2 close quantity. Ito yung magti-take effect, ano? Bakit ito? Kasi nag-iba-iba yung mga EI. Automatic yan. Pag nag-iba-iba EI, yung pinaka-general equation gagamitin mo para mag-take effect yung kanya-kanyang sariling EI. Kasi pag EI is constant, no, pwede mo siya i-factor at itatabi mo sa 6 EI. No? Yan yung mga nagagamit na natin before. Okay, so how do we start the analogy? Tingnan yung maigi, ano? Tingnan natin kung ilan yung unknown. So let us assess the number of unknowns. Ang moment at A, wala tayong problema. Pero moment at B, moment at C, at moment at D ay unknown. So, therefore, ilan ang unknown yan? 3. So, we need 3 equations. So, ano yung first set of equation? So, tinanggal na natin yung overhang and then analyze ABC followed by BCD, okay, and followed by CDD prime. So, 3 na gawa natin equation. So, therefore, it will satisfy a square solution or 3 equations free unknown or 4 equations free unknown, parang gano'n, no? Kung ilan yung equation, dapat yun din yung number of unknowns. So, kaya there's a need for us to extend kapag may fixed support lang. Pero pag other than that, don't extend kasi wala siyang gamit. Okay, so we will start by computing this figure. Now, this will be the isolated case. So, parang, ang titignan natin, based on this, yan, no? Sinusundan nito, kung napapasin nyo, ito itong nakamark ng green. So, titignan nyo maigi ngayon, no? So, therefore, by drawing that, again, area moment diagram parts lang naman ito, no? We have to calculate first, no? Yung mga kanilang simply supported reaction, yan, as shown, no? You can calculate them using static. So, parang, ina-isolate mo muna, ito ay isang simply supported. So, that is 4 times 3 all over 2 lang para makakapag-come-up ka ng reaction. That is symmetrical. While this one, no, for you to get this simply supported reaction, ito lang yung consider mo. I-disregard mo muna ito. Itong nagde-deflect na to, no? Wala muna yan sa vision nyo of calculation. So, therefore, you will get those, no? You can validate naman. As I know that you're now calculating this one, no, for validation. So, take moment on B, then get the reaction at C. If isolated, you will get 203 over 2. While taking moment at C, then you will get 67 over 12. Parang gano'n lang. And then, finally, I draw. Ngayon, sa AB, bahala ka na. Saan mo gusto magpasa ang cutting plane? Is it on A? Or, is it on B? Pwede naman. So, ngayon, for my solution, I decided to draw on A. Wala namang kaso yan, kung dito ka sa B. Ngayon, yan yung na-generate natin. Second, sa BC, I decided to cut on this area. Yan. Bakit ako dyan nag-decide? Baka isipin nyo, laging nasa support lagi ang cut. Ano, no? Titingnan nyo magiging kung saan ka nagpapadali ng trabaho. But again, pwede naman. Kung pili mo si B, wala problema. Ato. Let me underline it correctly. Kaya kung gusto mo si B kuhanin, magdadagdag bawas ka dito. Triangle. Yan. To, tapos idudugtungan mo to. O tapos meron ka pa ditong maliit, di ba? O idudugtong mo pa doon at idudugtong mo pa doon. Yan. So superimpose ka. Okay? So para mangyayari, dadami na dadami at may magkakanselahan din naman. So likewise, kung gusto niyong gawin sa C, if there's a hero inside of you, yan. O, ididiretso mo yan. O, di dumami. Tama? So, therefore, ang gagawin ko na lang is to simplify my work, dito ko. Bakit? I-follow ko yung rule ng area moment diagram by parts na dumidikit at increasing yung load. Ito, walang progress triangle. Wala rin akong problema sa
rectangular load na 10 kilonewton per meter. That's na nakadikit at increasing. So, you will arrive on this meaningful area moment diagram by parts. So, I think, I assume that the learners or the viewers of this video lecture already understands area moment method. Now, just in case you missed on how to do it and you find it confused kayo sa sarili nyo, you can, again, go back to my video lecture in discussing area moment diagram by parts. Okay? There is a clear discussion on that. So, therefore, ganun ulit. Ito yung si span 1. Ito naman si span 2. Pag si span 1, papupuntahin sa kaliwa. Pag span 2 lagi, kukunin papunta sa kanan. Kasi ito si A sub 1, B sub 1, at A sub 2, B sub 2. Okay? So, ang pagkuha niyan, laging ganito, no? Pass the tangent line on B. Ganyan lang lagi. And then, this one is the division of C with respect to B, also known as A2 bar B2, while the other hand, ito gawing sa A, yan yung ano, natatawaging deviation of, or EI, dapat there should be EI, forget, okay, EI, deviation of A with respect to B, also known as A1 bar A1 in the language of trimomet equation. Okay? So, therefore, by doing so, then you can calculate that A1 bar A1, so you will get positive 27 over 2 kilonewton cubic meter, meaning there is a positive division ongoing. Okay? So, teka, nabura ko yata yung ano, yan, ibabalik ko lang. Yan. Then, I have chosen this segment. Yan. Okay. Likewise here, as my cutting plane. Okay? So, therefore, also, you can calculate this. Nare-recall ninyo that the pattern of the A1 bar A1 laging P, A, L squared, minus A squared. And you have to replace A by X and B by L minus X. Okay? Don't forget, there's a constant 6. So, ano yung running distance niya? From 0 to 3 lang. Okay? Bakit 0 to 3? Kasi yung slip natin, pag pinasadahan natin yan, ito yung x natin, tatakbo from here going to B. Kasi ito yung load natin. Ayan, yung buo. Okay? I hope it's clear now, ano, kung paano ginagamit yung formulation na yan. So, that's my assumption. Okay? Also, you can calculate, ayan, that's the calculation I mean. Now, how about A2 bar B2? Okay. Now, you have to focus on this figure. You have to set the centroid going to B. Or, ito yung B2, no? Kung naalala ninyo sa siniscuss natin kanina lang. So, now, so you will get this formulation. Yan. I think you understand now on how did we arrive on those meaningful content of the equation. So, papupunta nyo lang area with respect to the distances. So, you will get positive 56,935 or 576. Gano'n lang siya, no? Or, as a strip, now let's focus on this area. Meron kang area ng dalawa. Okay? Ang main problem mo, ito. Kasi nagbabago-bago yung y. Eh, dito, kasi sa rectangle, wala na, no? Kasi y is automatic equal to 10. Kasi di mo nagbabago-bago yan. So, ganun ulit, ano, ang pag-pass is X, lagi sa support, lagi sa dulong kaliwang support. So, this is support B, ano, and this is, the span is 5, okay? Again, have a relation. Now, this is 1.5, okay? So, ano kaya ang width neto? That is X minus 1.5, ganun lang. So, indeed, this is a true width of 2.5. So, therefore, you will arrive to this triangulation. Okay? Kasi 10 yung load natin dito. 10 kilonewton per meter. Okay? So, that's why you will arrive that y is equal to 4 times x minus 1.5, no? By derivation of 10 over 2.5. Ngayon, after getting that data supply, dahil sa kanan ka, the formulation will exist as P, B, quantity, L squared,
minus p squared. Okay, yung p, tandaan nyo, y dx. Okay? Eh, yung y natin, ito. Yan. So, therefore, ito yung y, and then multiplied by dx, yung strip. Tapos, replacing b as l minus x, which is we have 5 minus x, kasi ito yung distance na nare-remain, no, as explained earlier, and then following the formulation. So, tumatakbo na yung triangle natin, no, from 1.5 to 4, as evident on this figure. Kasi andito yung strip natin, so, tatakbo lang siya mula dito, papuntang dito. Yan, yan yung boundary ng tating triangle, no? Ito lang, yan. Kaya from 1.5 to 4, no? Hindi siya 1.5 to 2.5, mali yun. Kasi ang takbo niya, isang point lang. Plus, eh, may rectangle ka pa na running from this point up to this point. So, ito lang yung kulong. So, from 4 to 5. Okay? So, ganun din. PB, quantity L squared minus B squared. So, ito yung P natin. Ito yung B. Quantity L squared minus B squared. Now, replacing B as L minus X. Ganun din, 5 minus X. Nagbago lang naman yung P. Kung napapasin ninyo. So, therefore, you will get the same as you calculate, no, by integral calculus. Kung ngayon, kung wala ka pang calculation integral calculus, do it manually. Kaya naman. Now, for the purpose of video lecture, I'm not going to show, no, that is already integral calculus. So, I hope that the learner or viewer of this video already knows how to manually calculate integral calculus. Okay? It is so easy naman to calculate using this one. Okay? Now, let's consider the joint and boundary members. So, we will get, again, kanina na-compute natin as negative 2. And then, we define h1 and h2 as the same 0.0035 meters. Kinonvert ko na sa meter yung millimeter. Bakit? Kasi, di ba, ito yung member, joint 2, ito yung joint 1, ito yung joint 3. As practice, we get the elevation from the interior support, which is B. And then, we found out that h1 or A is above B. So, h1 is positive, no? Evident. No? While this one, since again, C is also found above B, so H3 is also positive. Kaya pareha sila. Bakit same value? Kasi A and C hindi naman nag-deflect. So, there's a differential elevation na different sa B. So, both of them have the same elevation. Kasi pantay naman yung beam natin. So, that's why H3 and H1 are set both to 0.0035. So, kanina, from millimeter to, kung napapasin nyo, ginawa ko na meter for consistency of units. So, applying that, tingnan nyo maigi, ito yung MAL1 over EI1, I1, ito na siya. Okay, kasi ito yung EI, nung nasa left. While yung nasa kanan, okay, 2MB, then L1 over EI1, E sub 1, I sub 1, plus L2, all over E2, I2. No? So, makukuha natin ito. Yan, ganun din. So, I hope you follow, ano, kasi ito yung E2, I2 natin eh. And then, 5 meters kasi yung span, no, nasa kanan. Basta tandaan nyo lang, kung ano yung span, ang i-divide mo, yung sarili niyang EI. Kung ano yung span, i-divide mo yung sarili niyang EI. So, ganun lang kasimple siguro. You don't have to memorize fully the formula because this implies logic. No, kung mapapasin nyo, the span reflects its flexural rigidity as you notice. So, reflective lang siya dun, no? Yan. They are common. So, 6A1 bar A1, of course, it will reflect dun. So, it is common. So, madaling tandaan ngayon. Okay? So, therefore, this will be the outcome. You will have the first set of equation that I understand that the viewers is already checking this out kung tama yung pagkaka-plot. Feel free to to comment in the reply box kung sakali meron man para ma-adjust natin, okay? But for the meantime, ito yung naka-compute ko rin. So therefore, I accept this as true for the meantime. Okay? So, first equation is like that. Kung napapansin nyo, pin-reserve ko muna sa 5 significant digit. So, walang problema. Para lang magkaroon ako ng precision. But something if you want 4,
Okay, basta recommendation ko at least 4 significant. But here I will preserve as 5 significant kasi almost 0 eh, no? Para maging precise lang tayo mamaya, okay? Okay, moving forward. Itabi lang natin sa moment first equation para mamaya hindi tayo mali to. So therefore, let us do the same thing. So therefore, pupunta ka naman sa BCD and then you will draw another area moment diagram by part. So here, you notice that I have selected this portion. Again, walang mali ano, kung dito ako mag-consider ito, walang problema 'yan. Or even here on the value of 95. Basta don't worry. Ang mga sagot natin ng deviations ay magkakaparehas. Basta tama yung pagkakasetup. Para malaman, ito, pag inad ko to, equated dito. Ito, pag dinida ko ito, at saka dinida ko ito, equal yan. Yan ang property ng diagram by parts. So, therefore, following the rule, so, ito yung A1, B1, kaya na, yan yung A2 bar B2, ano? Ngayon, siya yung first span. Ito na yung second span. O, ganun lang kasimple. Tapos, si C na yung joint 2, si B na yung joint 1, at saka si D, yung joint 3. So, parang de-deflect yata siya ng ganito. Based on the assumption. So, therefore, mamaya, may sense yan. So, upon computing A1 bar A1, you will get positive 125.8941. Also, if you will do this, so ganun ulit, then may strip of y ka, ganun ulit, lagi x naman ang nasa kaliwa. So, you will get the same, ano? Wala na tayong babaguhin sa y equation. Ganun pa rin naman. Ang nagbago lang, hindi na siya pb l squared minus b squared. Kung hindi, ito yung p, no? P, I should draw above para hindi confusing. So, this is the P value, this is the A, then L squared minus A squared. Kaso ito yung si Y at saka si DX. Kasi P is equal to Y DX eh. Okay? All over 6. So, again, running this as 1.524. And then plus, syempre, additive yung kanilang mga deviatoric distance. So, ito yung P, ito yung A, then L squared minus A squared. Running from 4 to 5. Nagkapalit lang ng centroid ngayon. Lahat naman ng centroid doon nasa kaliwa, syempre, papuntang kaliwa. Lahat ng centroid doon nasa kanan, papuntang kanan. Ganun lang yung rule of thumb. So, you will notice the same din sila na makukuha upon calculation. Now, about A2 bar B2? So, dito naman tayo pupunta. Kukumpitin natin yan. Kasi ito yung si B2 at saka ito si A2. So, you will get this by interpreting the diagram, no, as shown. Na I believe that the learner or viewer of this video already know how to do it. No? As well as integrable shape, isa lang naman integrable, yung rectangular na tumatakbo ng 0 to 3. Again, P, B, L squared minus B squared. So, ganun lang. All over 6. And then, finally, there's also another plus, P, B, L squared minus B squared. Kasi ito siya, oh. Ito yung A, ito yung B. B is 2, no? Now, in using the A1 bar A1, A2 bar B2, successfully, you will get this. So, YH1 is negative 0.00035. I told you earlier, and in our video lecture, laging yung interior support, ang joint 2, yung nasa kanan, joint 3, at nasa dulong kaliwa, joint 1. So, it seems that by approximation, kunwari lang, ayan, oops, mali, ganito, parang bumabang ganyan, yan. Now, you have to notice that 0.3, no, I'll just use other color, the same blue, no, ang H3 mo, wala nagbago, kasi ang B and C and D are of the same elevation, kaya H3 is 0, okay, while H1 measured from C is bumaba,
No? Tama ba? Bumaba. Ito yung H1 na equal sa negative. May angle of depression. Angle of depression means negative. Angle of elevation means positive para madali matandaan. Okay? Then applying the meaningful formulation, ganun ulit. So therefore, MB, ito kasi yung point B. So MB, quantity the span over the respective EI. So ito naman gagamitin natin. Ang 1.5 EI, as we have calculated, is 472,500. Kaya ito dito. Tapos yung 2 EI, gagamitin natin dito. Yan. Kasi ang span niya is 3 meters, kung napapansin natin. Okay? So, ganun lang siya, no? So, reflecting the corresponding flexural rigidity. So, by following that, you will get this next set of equation, the second equation. Okay? You can validate naman kung tama yung pagkakaderive. And don't worry, dapat tama yung nailalagay na sign. Okay, anyway, 0 yung H3. Now, we will move on to the last setup. Gagamitin na natin yung fictitious span. No? Ang fictitious span, itong D to D prime, na walang load, na walang flexural rigidity, at infinite yung length. So, therefore, by computing A1 bar A1, so, kanina, siya yung source na A2 bar B2, no? So, ito na siya. Dating A1, A2 bar B2, ngayon A1 bar A1 source na siya. So, okay? So, doing the same, looking on this correctly, validate if true. You have calculators, I think, while viewing this. So, you will get positive 1925 over 12. Likewise, if I do the integral calculation using the simplified solution or conceptualized solution, I mean. Yan. So, doing the same, a bit of calculation from 0 to 3, pero P, A, kasi kaluwa, no? O, L squared minus A squared. So, ganun din ito. P, A, L squared minus A squared. Ayan. Don't forget na naka-quantity yan, okay? Already derived before. You will get the same. 1,925 over 12 positive. And it is obviously that A2 bar B2 is 0. Wala ka kasi madodrawing na diagram by parts sa fictitious span. Automatic yan sa fixed support na dinugtungan. A2 bar B2 is 0. And there will be no settlement observed. So, automatic yung H3. Yung, basta yung H na o yung elevation na inobserbahan ng fictitious span mo is iset mo na 0 kung hindi naman nag-yield yung fixed support. Pero kung lisa ito yung fixed support mo, tanong may epekto kaya? O, kasi bumaba ito bigla by amount of 0.1. Tapos ito yung fictitious state mo. Ito, let's say yan. Let's say kahit nag-yield pa ito, let's say tumaas. Oh. Pataasin natin. Oh, 0.4. Kunwari. So, bumaba, no? Ito yung reference natin. Kunwari, yan. Oh. Pero ang tanong, is effective ba talaga na magkaroon? Automatic yung H1 mo by measurement that will become, 0.4 plus 0.1, meaning 0.5. Pero, ang observation mo kasi dito, if you will try to reflect, yan, magkakaroon na ng pataas. So, H3 mo should be positive 0.1. Ngayon, pag pinlat ko sa 6, kahit wala mo ng EI, no? 6 times H1, of course, indeed may value, plus H3 over L2. Pero, tingnan nyo maigi, oh. Tingnan nyo. Di ba ang L2 is equal to infinite? So, any number divided by an infinite value is also 0. So, walang pakinabang yung H3 value natin. Kaya sabi natin, ano pa yan? 0.00003 or kahit malaki pa, 5. I-divide mo ba naman na infinite number na 999999? 0 pa rin. So, again, using the specified formulation by 3 moment, no? Makukuha nyo ito. Yan. This one. Okay? So, equated na tayo sa 0 kasi wala naman tayo H1, H3. At saka yung MD prime mo, i-moment mo sa fictitious side, wala din yan. Kasi nga fictitious, hindi makatotohan. In-extend mo lang para ma-fulfill mo yung equation ng 3 moment. Yun lang yung pinaka-duty ng extension of this span. Magmukha lang siyang may tatlong reaction.
in the actual state. So therefore, you have to recognize the third set of equation. Okay. No? Kung meron kang tatlong equation, may tatlong unknown ka, wala ka ng problema. Calculate mo na lang yan. So, I think your calculators are equipped. What if gito gawin natin? Let us take the advantage of having the subject or the course of advanced math. Ngayon, ang gusto kong gawin ganito, dapat meron pattern yan eh. Ngayon, wala akong MB. So, dapat 0 MB plus. Okay? Parang you have to input this one. Yan, yung full equation. Dito naman sa una, wala akong MD. Dapat may plus 0 MD. Okay? I hope that the learners or viewers are aware of the matrix calculation. Ngayon, kung sakali nakalimutin yung basic, please allow me to make some material out of this and then please view it on my video lectures. Ang gagawin ko is ganito. I will take the determinant of the determinant. Parang ganun ang rule. So, ang gagawin ko, pagsasamahin ko si Kramer's, okay, plus Chios or Chios. I don't know how to pronounce it correctly. Chios method. Tingnan natin kung gaano kaganda or sobrang amazing ng dalawang topic na to. Okay. Now, if it's up to you, know what problem to solve it. But I notice only na ang MC ay common sa tatlo. Okay, you can use algebra naman, it's up to you. But allow me to use advanced mathematics this time para at least magamitan naman natin ng buhay yung ibang course na inaaral natin. So, in that format, di ba ang rule of thumb ni, ito si Kramer's eh. Ito na appearance ng Kramer's rule. Na sinasabi ni Kramer's rule, sa review na lang muna, si MC, kung yan ang kailangan mo, yung layer ng MC, kasi ang format natin, MB, MC, MD, kung napapansin ninyo. Yan ang format ng pagkakasunod-sunod. So, therefore, yung unang row, kailangan puro MB. Susunod na row, kailangan MC at kailangan MD. Pero sa numerator, kailangan papalitan mo yung row ng MC ng mga constants. Okay? Ipalit mo dun sa constant beside MC. Kaya naging ganyan. Sa denominator, as is ka na. Kung mapapasin mo to. Okay? As is mo nang gamitin yung constant beside MC. Okay? So that's why you will have this, no? With respect to their constant, no? Nagre-reflect. Ito na yung mga totoong constant ng MC. Ito, while sa numerator, ito yung mga nakaset equation sa kanya. Yan ang rule of thumb ni Kramer's. Ngayon, actually, kaya na calculator to 3 by 3, ano? Pero, gamitan pa natin na isa para hanggang 2 by 2. Ang gagawin ko, mamili ka kung sumong pivotal or Chios or Chios. Ako, I will choose Chios. Basta ang rule naman ni Chios is ganito. Kukunin mo lagi yung first row, first column element, basta hindi siya zero. Pag zero, wag mong gamitin ang Chios method. Magpivotal ka na lang. So, therefore, ang pattern ng Chios naman is ganito. 1 over the first row element, first row, first column, raised to the previous matrix minus 1. No? And then, quantity, yung mga reduced matrices. So, ito, magiging M minus 1 matrix din yan. Okay? Ganoon lang siya kasimple, ano? Ngayon, tingnan natin kung paano in-apply si Chios method. Then, apply pivotal. Yung sa mga rule of check method kung tawagin. Ayan. So, tingnan natin, explain ko lang na maayos to. So, ito, yung first element. Okay, tama. Okay? Previously, this is a 3x3 matrix, no? 3x3 matrix. So, square solution. So, that's why it refers to 3. Kasi ito yung previous matrix na 3x3. Okay? So, minus 1, constant yung minus 1. And then, sa numerator, di ba, ang rule ng magiging pivotal member siya. So, kung ano yung location na first row, first column, magpipivot ka na. So, parang
dahil ito yung main element mo, mag-check method ka. That diagonal minus that diagonal. Next naman, that diagonal, ito muna, yan muna. So therefore, using that, ito makukuha nyo. 19 over 472,500 times negative 1.34952 times into negative 3 minus itong nag-diagonal, parang check method kung tawagin. Yan. I hope you recall this using advanced mathematics or matrix or linear algebra. Sa ganyan lagi ang rule. Check method. Okay? Ngayon, to get the next member for a particular review, first row, second column. So, ganun din. Ito naman, i-check mo. Yan. And then, dito. So, 0 yan. Yung minus 0. So, makukuha mo lang, 19 over 472,500 times 3 over 630,000. Then, you will get this. So, ganun din yung gagawin nyo sa iba. Okay? So, for me to get this, the next segment, yung second row, first column, kukunin mo din yun. Ayan, no? Then, minus this. Zero yung pang-check. Ito, magiging zero. Okay? Kasi may zero member kayo, mumultiply mo dito, eh. So, makukuha mo naman ito. So, likewise, on that portion. So, makukuha mo naman isang remaining. Parang ito, multiply mo dito, minus neto, literally zero. Back solution type, okay? So, therefore, you will get those same with the denominator. So, ganun ulit. So, ito yung element na i-delete mo. And then, perform pivot. Yan. Pivotal na lang yan. Para makuha mo yung susunod na elements. Ito. You will do the same. Ngayon, you will notice that this will cancel out. Kasi nagkataon, yung first row, first column nila ay parehas. Okay. So, you will get this. No? Paano ko nakuha ito? Ganun din. I-ano mo na ito. Determinant mo na ito. Okay? Minus nito. So, ganun din dito. Minus nito. Okay? So, check method again. So, you will arrive to those, no? And then, by dividing the coefficients, so, you will get negative 51.1720 kilonewton meter. And then, for you to find MBMC, apply mo na lang. May MC ka dito. May MC ka dyan. Ito na lang unknown mo. MB, tsaka MD. Pang-validate mo na lang ito, yung second equation mo. Kung nagtutugma sa negative 1.34952 times 10 to the negative 3. So, you will get the next two. MB as positive 33.4182 kilonewton meter. And MD as negative 27.8862. Now, you can validate using your three equations unknown calculation or algebra. You can have many ways to solve for this. Okay, I just show you the application of the advanced mathematics. So, more to come. Ihahalo-halo ko siya para at least makita natin kung gano'ng ka-dedicate or gano'ng ka-attach yung mga mathematics natin do sa ating calculation using applied in, I think, in three-moment equation. And also some other topics like slope deflection method. Okay? And MDM, I think. Okay. Now, I want you to see something here. Ang MB is nag-positive. Meaning, you have to draw a positive bending. Okay? While MC and MD are both negative. So, you have to draw an MC as negative and then these are negative. Now, you can now connect their through curvatures. Okay? So, ang nangyari is ganito. Okay? And of course, we are aware that A is also negative. Tama? Yan. Negative yan. Yan. So, para nangyari, yan ang ating beam bending. So, teka, linawan natin dito. Medyo pangit eh. Okay? Parang kung titingnan natin na maayos, ganito siya. Ayan. Tapos gumanon. Ito, teka, ayusin ko na lang ito. Ayan. Basta ang observation natin, yan.
Okay? May negative bending, positive bending, negative bending, negative bending. Yan yung implication yan. Okay? So, aware na tayo, pag tumingin tayo sa kanan, ng mga cutting portions na yan, yung nasa kanan ang titingnan. So, MA kasi, aware tayo, negative bending. So, counter. Si MB, positive, no? So, ito ay ikot ay clockwise. At MC at MD ay both negative. And then, tumbasan na lang natin ng mga counter rotations na inimpose ng third law of Newton tsaka ng interlocking moment. So, ito yung kalalabasan. I want you to notice on D. Ibabox ko muna. Yan. Sa D, di ba sabi natin sa kanan yung tinitingnan? Pero ang tinitingnan moment talaga natin, yung nasa loob ng span. Okay? So, ito, hindi mo ito magagamit. Kasi, ang magagamit mo ay ito. Yan yung moment na umikot sa span. Kasi baka mamaya, masanay ka, kapag nagda-drawing ka ng beam, ganito, no? Na may fixed support, dito mo nilalagay, eh. Much better na ngayon, gawin mo ganito. Dito mo siya ilalagay. Kasi may dalawa kang moment na tinitingnan. Okay? Yung within the span moment ang nagiging true reaction ng ating fixed support. Para hindi ka malito. Okay? Kasi gito ang logic, ano? Tingnan nyo maigi. May load ka. Usually, ang cantilever beam is negative. Tama? So, therefore, kung ang negative bend is ganyan, ganito, ikot yan. Tama? Okay. So, therefore, ang ikot kasi ng resultant moment mo is pa ganito. Ano yung kukontra dito? Ito. At ito yung dinadrawing mo prior. Ito yung nasanay ka. Dito mo nilalagay. Pero actually, ito, dapat hindi dyan. Saan? Dito. Okay? Kasi ikot na yan, tsaka ikot nito, same. I hope you understand now. Para di ka malito. Ngayon, kaya ginawa ko siyang broken line na lang na arrow. Which means, hindi yan yung gagamitin ko. Okay? Kaya, as a practice, pag ganito yung span natin, okay, kunyari, both are overhang, both are fixed support para mas madaling maintindihan. Okay? Di ba may mga moment? Okay. Pag negative ang bending, most likely, yung lahat ng kanang moment ay iikot ng counter. Tapos, yung nasa kaliwa, yun yung opposite na clockwise. So, anong kukunin? Ito. Kaya di ba sa restrained beam, ito ang ating ikot? Yan. Tama ba? Kapag ang load natin ay pababa. Kasi, yung ikot na to at ang ikot na to same. Okay? Tapos yung ikot na to at yung ikot na to ay the same. Malinaw, no? Yan. Para makapagpatuloy na tayo, nilinaw ko rin na maayos. Kasi mamaya, baka magkamali-mali ka ng ginagamit na moment. Kasi may epekto si net moment reaction. Yan. Tingnan natin kung paano na-compute yan. Now, take a look on this. At AB, yan, ang ikot ng dalawang yan, same lang, ano? Ito, at saka yan, same na ikot, clockwise. Or, I mean, counterclockwise. So, you have to add 33.4182 plus 2. So, you will get a net moment of 35.4182. So, ang kinukonsider niyang ikot is yung nag-prevail. Siyempre, para sila ng ikot. So, dapat counterclockwise. Also, pag kinonsider niyo naman yung BC, okay, yung mga moment na makikita natin is ito. Ito. At saka, ito. Eh, same sila ng ikot na clockwise. No? So, pag-a-add mo din ulit, ganun lang. Basta same ikot, add. Pagka magka-contra, deduct. Tapos, yung ikot na mag-prevail, yung mas malaking value. Okay? Yung na pinambawa, na binawasan. So, therefore, you will arrive at net moment of 84.5902. I-add mo lang kasi same ng ikot.
Pero pagdating dito sa CD, kasi ito yung kakailanganin natin, ayan. So, ano yung umiikot? Okay, ito. At saka ito. Magka-contra. So, ang moment natin sa D is 27.8862 na clockwise, so positive yan. Kasi ikot nito, no, is positive as shown. So, therefore, dahil magka-contra, i-deduct mo. Ano mas malaki? Yung 51.172 against 27.8862. So, therefore, by getting their difference, you will get 23.2858. Anong rotation nag-prevail? Yung mas malaki. Ito. Kaya ikot niya, same sila. Okay? So, ito, madali na ito, no? First table, again, net moment reactions. Divide lang kanyang net moment sa span. Okay? As already summarized. Yan, no? Nilagay ko na yung mga span nila. Distance from support to support ang ibig sabihin ng span. So, therefore, ulitin ko, tinuturo ng arrowhead yung A, kaya positive. Yung buntot, negative. Tinuturo ng span BC net moment, ito, si C, positive. At yung buntot, negative. So, again, si CD, tinuturo niya positive, si C. At negative yung buntot. So, ganun lang kadali, mag-identify ng sign. And then, their values will be like 11.8061, 16.9218, tsaka 7.7619. By dividing their respective spans, okay? Okay, kanina na-compute natin yung mga simple span reaction. Okay, as shown, as isolated, sa simple span reaction. So, doon lang siya naging, ano, effective. Yan. Pero kung may mapupuna kayo na nadagdag, bakit sa kaliwa ng A ay merong reaction of 4? Ito, nadagdag. At bakit may net moment reaction siya na 0? Okay, ipaliwanag ko lang in konti sa inyo. Kanina, ito yung span. Ito yung pinutol, ano? Kaya explain ko lang kanina that meron kang resultant dito. Siyempre, equilibrium. So, pupunta siya dito sa support sa kaliwa as R na opposite, kaya positive. Kaya positive 4 yan. Bakit positive 4? This is 4, this is 1. So, R is equal to 4 times 1. Kung ano yung nature ng load. Kasi kung ganito ang gagawin natin, kunwari lang, nagsama-sama, ayan, may load ka pa niyan. So, ni R neto, napata sa equilibrium. So, R, let's say, is equal to, ito yung P, tapos ito yung W. So, P plus, what? W times, let's say, this is distance of X. Okay? So, parang resultant force lang. Okay? Ganun lang siya. And, bakit 0 ang net moment niya? Bakit 0 to? Tanong, meron ka ba nakikitang support dito na dalawa? Kasi diba, net moment reaction means the net moment found on a span. Span is discussed as support to support. Tanong, may support ba dito? Sa kaliwa? To clarify things, ito yung span ulit. Ito yung support. At ito yung overhang. No? Yan yung overhang. Okay? Ang daling tanong nito, no? May support ka ba dito nakikita? May support ba ito? Eh, di ba nga wala? So, wala kang span dito sa overhang. Ba't ka magkaka-net moment? So, 0 ang net moment reaction. Okay? Ganun lang. And then, to get the, ano, the reaction, you will add the quadrants, no? For you to get the reaction at A, you have to add these 4 quadrants. To get B, add those 4. To get C, add those 4. And to get D, add those 2. You will get this following. So, AY positive means upward, 21.8061. However, si BY, it seems negative, meaning, ang reaction niya dapat ay pababa. Hindi siya pastaas. Okay? And then, finally, you will get CY, na positive means upward, 190.9299. And DY, positive, so meaning upward, 38.9048. Okay, isummarize lang natin, no? So, here, ito yung mga interlocking moments. Okay? Tapos, ito yung mga reaction. Okay? And, idagdag lang pala natin, no? Ang MD, may reaction yan.
as 27.8862 kilonewton meter. Ano, ikot kanina nasa span, di ba? Clockwise yun. Indicate nyo, pakidagdag na lang. So, yan. So, ano yung mga totoong reaction? Ito. Ito yung sagot na sa tanong natin. Yan. Yung binibilugan ko. Yan ang sagot. A, Y, B, Y, C, Y, D, Y. Inalis ko yung negative sign dito kung napapasin nyo. Kasi nakadenote na tayo ng pababa. Ayan, oh. Pababa na siya, eh. Okay? So, AY, BY, CY, DY, tsaka moment na positive. Ulitin ko, bakit positive yan? Kasi diba kayo nung kinumpute natin yan, nag-negative bending. So, ito yung, ano, ang consider natin reaction, yung within the span na clockwise. Okay? Tingnan natin kung totoong clockwise siya para ma-prove natin. If you just only draw the shear and moment diagram, you will notice that it will satisfy the shear diagram. Magsasarado. And then finally, sa moment diagram, no, assuming, I always assume that the viewers or learners of this video already know how to draw the correct moment diagram. Yung lalabas sa dulo is negative 27.8862. E tandaan nyo, positive nga ang moment sa D. So, plus yan. So, plus yan is equal to 0. Magsasarado. And that will complete the idea of three moment equation with fixed support, with overhang, and non-prismatic. So, rest assured the concept here presented is correct because we will prove this problem again using the next topic, slope deflection method. So, there you go. Ganyan lang po gagamitin si three moment, no? So, I hope that this is now easy for you to understand and apply in every different problem that you might encounter, even theoretical or actually in the actual structural analysis. This is my commonly used method as well as slope deflection. I have my structural calculation sheet that I can show you sometime using this three moment equation with yielding and non-prismatic. So, I'm sure of it that this is a true set of answers. Okay? That's it. No? Thanks for viewing. Please subscribe to my YT channel. Don't forget to hit the like and share button below. And again, as a tradition, no, ako yung nagpapasalamat sa inyong panonood at I hope na patuloy ang inyong pagsuporta sa aking mga video lectures na aking ginagawa. So, by tradition, you have been neurorized and see you in our next video lecture. So, coming up next is slope deflection method.